Dinidinig ngayon ng Korte Suprema ang mga petisyon kontra sa pagbili ng Comelec sa Picos machines na ginamit noong 2010 elections. May ulat on the spot si Lia Manyala. Lia? Pia, dalawang oras na ginisa ng mga mahistrado si Dean Abraham Espejo na tumatayong abogado ng isa sa mga petitioners na kontra sa pagbili ng Comelec ng Picos machines ng Smartmatic para sa 2013 elections. Paulit-ulit na iginiit ni Dean Abraham Espejo na nilabag ng Comelec ang procurement law nang maglabas ito ng resolusyon na bibilhin na nila ang 82,000 na Picos machines para sa 2013 election sa halagang 1.8 billion pesos. Una, dapat daw pinabid ang gagamiting Picos machines para sa susunod na eleksyon dahil hindi na ito sakop ng orihinal na kontrata ng Comelec at Smartmatic. Nakasaad daw kasi sa July 2009 lease contract na para lang ito sa 2010 elections. December 2010 nag-expire ang nasabing kontrata. Pangalawa, circumvention lang daw o pagbaliko sa procurement law ang nilagay na probisyon sa kontrata na nagbibigay sa Comelec ng option to purchase o piliing bilhin ang Picos machines. We are not against automated election, pero it should be automated elections in accordance with law. Hindi naman po pwedeng automated election na lang for the sake of automated election. Mali po yun. Pero tanong ng mga mahistrado, may batas ba na nagbabawal na maglagay ng option to purchase sa isang kontrata? Sagot ni Espejo, wala. May exemptions din ayon sa mga mahistrado sa ilalim ng procurement law na maaring gamiting basehan ng Comelec tulad ng repeat order at direct contract. Pero giit ni Espejo, hindi ito maaring gamitin sa kasong ito. Kaya tanong ni Justice Lourdes Sereno, paano na ang eleksyon sa 2013? May alternatibo raw ba ang grupong kontra sa pagbili ng Picos machines na maaring gamitin sa susunod na eleksyon? Sabi ni Espejo, Comelec lang ang makakasagot niyan. Pinunto rin ang ilang mahistrado na makakatipid sana ang gobyerno kung bibilhin ang Picos machines. Papatak lang kasi ang halaga nito sa 1.8 billion pesos kumpara sa pagrenta na aabot sa 7 billion pesos. Nadismaya rin ang mga mahistrado na tila hindi alam ni Espejo ang buong kwento ng kontrata ng Comelec at ng Smartmatic. Depensa naman ng Comelec, may dahilan sila kung bakit natagalan silang magdesisyon na bilhin ang mga makina. Kasi hindi namin kailangan niya noong 2010, hindi namin kailangan noong 2011, hindi namin kailangan noong 2012. Bakit namin bibilihin? Gagastusan namin ng warehousing, gagastusan namin ng manpower, maintenance. Hindi pa naman namin kailangan hanggang 2030. Sabi pa ni Comelec Chairman Sixto Brillantes, kung mareresolba ng Supreme Court ang isyong ito ngayong buwan, may sapat pa silang panahon para paghandaan ang posibilidad na hindi magamit ang Picos machines. Handa raw silang magpabid ulit. Samantala, habang ginigisa sa loob ng Korte Suprema si Espejo kanina, sa labas naman ay nangalampag ang grupong tandem na nananawagan na i-blacklist ang Smartmatic. Sinagot ito ng Smartmatic. They're trying to use small technical glitches to justify scrapping a contract that is beneficial to the country in many different ways. Isa pa lamang si Dean Espejo sa mga abogadong haharap dito sa Korte Suprema ngayong araw para nga idepensa yung kanilang petisyon na kumukontra sa pagbili ng Picos machines ng Comelec. Alas 2 ngayong hapon magpapatuloy ang oral arguments. Pia. Maraming salamat, Lia Manyala at Del Castillo.